Mukhang alam na siguro lahat na ang UAAP ay inadapt na ang tinatawag ng free agency rule na kung saan malaya ka nang makakapili kung saan eskwelahan ka maglalaro. Medyo nagulat ako na para man nag-ala NBA ang collegiate league na to kasi meron ng free agency rule at isa nga si Mason Amos sa mga sinasabon ng mga netizens ngayon, especially ng mga Atenista. At alam nyo ba na sa sobrang galit nila, nire-request na ngayon ng mga tao na kung pwede, tanggalin na raw siya sa Gilas lineup. Bukod sa hindi naman daw nakakatulong, mayabang raw at binastos pang Ateneo na nagpapalago ng kanyang skills at talent under Coach Tab Baldwin. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung supportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Alam niyo rin ba na pati si Kevin Kiambao nadamay sa galit ng mga Atenista kasi insensitive daw masyado si KQ at sana daw mangyari din ito sa Lasal. Pero teka ha, paano at saan nga ba nagsimula ang ganitong issue at pangyayari? Nagsimula po ito right after na dineklara ng UAAP na i-adapt na rin nila ang tinatawag na free agency rule at pagkatapos po na malaman ng mga collegiate players ang bagay na to, abay nagsialisan na rin agad ang mga players. Sa lahat-lahat ng collegiate teams, ang Ateneo po ang nagkaroon ng exodus. Kumbaga sila yung may pinakamaraming nagsialisan ng players. At balita ko pa nga na sabi ni Snow Badwa ni si Jared Bahay ay pupunta na rin sa FEU. Kapansin-pansin din na si Bahay nagpost ng pagpapahiwatig na aalis na rin siya gaya ng iba. Kaya naman yung ibang Atenista nagmamakaawa sa post na yon kay Jared. Tanong ng karamihan, bakit nagkaroon ng exodus ang Ateneo? Bakit bigla-bigla nagsisialisan na lang sila? Ayon sa mga nakaalap kong balita mula sa mga Marites na Atenista, si Mason Amos daw ay may pinagdadaanan na mabigat at dumagdag pa ito. Doon din daw yung nagsimula nung nag-attempt si Tab Baldwin na iwan ang Ateneo. Hindi ko rin alam kung bakit ito gagawin ni Tab Baldwin. May something wrong din daw sa eskwelahan na to. Ang nakakapagtaka pa, bakit parang ngayon pa naglunsad ang UAAP ng free agency rule gayong sakto din na may ganitong issue ang Ateneo ngayon? Although unconfirmed reports, pero ang pagsisialisa ng matapat na Atenistang players ay imposibleng walang dahilan, lalo na kung ang galing naman ng coach nyo. Tsaka wala naman akong natanggap na reports na may attitude si Baldwin or ano. At pakiramdam ko, malalim masyado ang dahilan nito. Ngayon, ito ang bago. Magkakaroon na po ng pagpupulo ang MVP group at pag-uusapan nga nilang tungkol sa exodus na naganap. Aalamin nila kung saan ang issue nagmula at susubukan din daw nila na hingi ng pabor na kung pwede bumalik sila kahit si MVP nagtataka kung bakit yung kilalang matapat na players pang umaalis. Ayon sa interview ni Coach Tab Baldwin, dismayado siya ng malubha sa pinakitang desisyon ni Mason Amos. Kahit sabihin natin na may karapatan siyang pumili, pero si Tab Baldwin kasi ang nagpalakasan niya at kilala si Amos na one season lang ang itinagal dyan sa kanilang puder. At ayon sa pahayag ni Amos na ang pananatili niya sa Ateneo valuable, nagpapasalamat din siya sa Ateneo family sa binigay na opportunity na siyang dahilan upang makilala siya at napabilang pa nga sa Gilas. Ang hindi alam ni Amos na pinapatanggal na pala siya ng mga tao sa Gilas lineup, pinapaboykot pa dahil mayabang daw at walang respeto sa Ateneo. Pero posible ba talagang gawin ito ng Gilas? Sa pagkakaalam ko, hawak pa rin ni MVP ang Gilas, hindi ba? So kapag napolitika si Amos, 60% posible nga na mangyari yan. Tapos itong si KQ naman na umano'y nagpe-flex na kay Amos dahil magiging teammate na sila, masyado raw insensitive. Nagsama pa raw ang mga bad attitude players. Naku, ang gulo-gulo naman ng basketball community ngayon dahil sa free agency rule na to. Number 3 po ito na trending sa Twitter. Sa dulo ng pahayag ni Tab Baldwin, wala na siyang nagawa kundi ang pagtibayin na lang ang natitirang players ng Ateneo ngayon na matapat pa rin sa kanila.